Ilang pulisiya ang binago naman sa magbisita sa Dolomite Beach. Kabilang na dyan ang pagsasara nito tuwing Biyernes para sa isasagawang maintenance. Si Bernard Haudian sa detalye. Rise and shine, Bernard! Rise and shine, Aljo! Rise and shine, Pilipinas! May mga bago patakaran na pinaiiral ngayon sa Manila Baywalk Dolomite Beach. Hindi pa man sumisikat ang araw, marami na ang nag-aabang sa pagbubukas ng Dolomite Beach sa Manila Bay. Si Edgar na dumayo pa mula Taytay Rizal. Pumila na bago mag-alas 5 ng umaga kasama ang pamilya. Sa amin kasi makapasyal kasi maganda na. Nakikita namin lagi sa TV, kaya dinayo namin. Ang balikbayan mula Amerika na si Jane. Sinulit ang bakasyon sa Pilipinas para bisitahin ang Dolomite Beach. Actually, this is the second time we're here. But this is the first that I saw that's really good and it's not polluted. Unlike before, when first I came here, it's really very, very polluted. Dahil libo-libong katao ang bumisita sa Dolomite Beach nitong weekend, ilan sa sistema sa pagpapapasok ng mga bisita ang binago. Pinagpalit na ang entrance at exit sa beach na sinimulan ang dry run kahapon, ang lugar kung saan nakapwesto ang arko. Nagsilbi ng exit ng mga bisita, habang ang lagusan malapit sa footbridge, nagsilbi ng entrance. Tuwing Biyernes naman ay sarado ang beach para sa pagsasagawa ng one-day maintenance. Ayon sa Manila Police District, layunin ng mga bagong panuntunan na maobserbahan ng social distancing sa beach para sa kaligtasan ng publiko mula sa COVID-19. Ang ginagamit na exit itong footbridge. So nagkaroon ng overcrowded, nagkaroon ng clogging. E parang inaano ata nila itong tulay, medyo may pagkadelikado. So minabuti na lang nila na magpalit ng entrance exit. Aljo, pinagpalit man ng entrance at exit, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabantay ng mga marshals at ng mga police para pairalin pa rin ang minimum health standards gaya ng pagsusot ng face mask at social distancing. Mula dito sa Manila Bay, Bernard Haudian para sa morning show ng Bayan, ang Rise and Shine Pilipinas. Maraming salamat, Bernard Haudian.